hindi magtagal at ma-realize niya na ikaw pala ay sobrang mahalaga para sa kanya. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon ito ang isa sa mga ituturo ko sa inyo upang hindi magtagal at ma-realize niya agad-agad na ikaw pala ay mahalaga para sa kanya. Dahil minsan yung lalaki or isang babae, yung partner natin, minsan ay kapag nakita nila na sobrang mahal na mahal natin sila, saka sila aabuso. Ipapakita nila sa iyo na hindi ka importante para sa kanya, at kahit na alam mo mahal kanya, ngunit hindi sapat ito para sa iyo, dahil nga nakikita niya na mas sobra-sobra yung pagmamahal mo na binigay sa kanya kaysa binigay niya sa iyo. So hindi niya nakita yon, yung halaga, hindi niya nakikita yung halaga ng relasyon ninyo, o hindi niya nakikita kung gaano ka kahalaga para sa kanya, dahil ikaw mismo ano papakita sa kanya kung gaano siya kahalaga para sa iyo. Pero may mga pamamaraan tayo paano mabaliktad ang sitwasyon upang siya mismo ang makakaramdam na ganun ka pala kahalaga para sa kanya, at hindi niya kayanin na mawala ka sa buhay niya. So ito ang simpleng pamamaraan na ituturo ko sa inyo paano ipaparamdam ni partner, paano ma-realize ni partner na ganun ka pala ka-importante sa buhay niya. Ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae, and lalaki to lalaki. Syempre, sa ating babae and lalaki na mag-partner, and pwede mo itong gawin sa LDR or magkalapit. So, pwedeng-pwede nyo po itong gawin para sa kanya. So, ngayon po, ang aking ituturo sa inyo is napakadali, and sa materialis naman, kung ano ang materialis na dapat nating ihanda is kailangan lamang tayo maganda ng isang larawan. So larawan, maaari kang gumamit ng larawan na nakaputukapi, maaari ka rin gumamit ng larawan na nasa loob ng inyong cellphone. So pili lamang kayo kung ano ang meron kayo, larawan na sa iyong cellphone or larawan na nakaputukapi. So ngayon, kapag ready na yung materialis na dapat nating gamitin, ay kailangan mo lang na i-ready din ang inyong sarili. So, lagi ko naman itong sinasabi sa inyo bago ko inuumpisahan o tinuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyo gawin, ay sinasabi ko sa inyo na dapat ninyo or dapat kayong mag-focus bago ninyo gawin ang isang ritual. Kailangan na yung isip mo ay clear, walang kang mga iniisip na mga problema, walang gumugulo sa inyong isipan, at kailangan na buo ang inyong loob sa paggawa and tiwala, dahil yun po ang pinaka-importante kapag gagawa tayo ng mga ganitong pamahiin. Tiwala po dapat. Kapag wala kang tiwala at may pagdududa ka, ay huwag mo muna itong gawin. Balikan mo na lamang ang isang video kapag sa tingin mo sa sarili mo ay okay ka na at makakatulong na ito sa inyo. So ngayon, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan. So ang gagawin mo lamang, so kunin mo ang iyong cellphone or di kaya yung larawan ni target. Bago ka matulog, kahit na nakahiga ka na. Kahit na nakahiga ka na, and isipin mo lamang siya ng husto. Isipin mo siya na may buong pagmamahal, and titigan mo lamang ang kanyang larawan. Titigan mo lamang ang kanyang larawan, and ayun po, kausapin mo lamang siya. Kausapin mo muna siya bago mo sabihin yung gusto mong sabihin. So, kausapin mo lamang siya ng mga positive. Halimbawa, ay, miss na kita.
and mahal na mahal kita, bumalik ka na, or di kaya pumunta ka na dito sa akin, tumawag ka na, yung mga positive. Huwag mong banggitin yung mga negative. Dapat lahat po ay positive ang inyong sasabihin. Lahat po ay galing sa inyong puso ang inyong sinasabi dapat. Ngayon, kapag nasambit mo na, or nakausap mo na, ang gagawin mo, focus ka doon sa kanyang larawan. Dapat yung larawan niya ay clear po. Dapat clear yung sa tingin mo ay sobrang ganda niya doon or sobrang gwapo niya. So, yun po ang titigan mo. And sabihin mo ng pitong beses yung kanyang pangalan at yung magic words natin na dapat nating sabihin. So, ganito, halimbawa, pangalan, apelyido, habang nakatitig ka sa larawan niya. Pangalan, apelyido, at sabihin mo, ma-realize mo na sobrang mahalaga ako sa buhay mo. Pangalawa po, pangalan, apelyido, ma-realize mo na sobrang mahalaga ako sa buhay mo. So, pitong beses mo yan na ulit-ulitin, na sabihin yung pangalan niya at yung magic word. So, again, pangalan, apelyido ni target, at sabihin mo na ma-realize mo na sobrang mahalaga ako sa buhay mo. So, yun po ang inyong sabihin dapat. Hindi lamang ito basta-basta na bigkasin lamang. Kailangan na lang galing ito sa inyong puso and positive yung mga iniisip ninyo. So, yun po ang dapat nating gawin. So, kailan siya pwedeng gawin? Ito ay gawin mo bago ka matulog. So, kailan siya simulan? Kahit anong araw at kahit anong oras, pwedeng-pwede mo itong simulan. So, ngayon, pwede mo rin ito siyang simulan dahil kahit na hindi siya Tuesday, hindi Friday, ngunit may sinag na ng buwan. So, mas maganda and hilingin mo ito sa buwan kung maaari. So, hilingin mo na mula sa inyong puso. So, pwede mo rin siyang gabi-gabi gawin. Gabi-gabi mo siya gawin ang ritual na ito. So, and pwede mo rin siya stop kung sa tingin mo ay gumana na ang inyong ginawa, stop mo. And sa tingin mo ay gusto mo siyang gawin muli, so gawin mo. Wala namang problema. So, wala itong limit kung kailan mo siya stop, kung kailan mo siya gawin. Laging tatandaan ang ating mga ginagawang rituals. Huwag na huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.